Seriously, quem é o mal espaço? Olha, dá a menininha. Olha, não, mas... Oh, Nath, que snare eu! Mas eu vou lá, olha, olha. Oi, querida! Hilig mo maglakwatsa. Ang dami-daming trabaho sa bahay. Hindi mo ako tulungan. Nagbubulakbol ka. Ano? Nakikipag-text ka na naman? Nakikipag-sugal ka na naman? Mami, hindi naman sugal yun eh. Text yun, laro. Text? Eh di ba, bumibili ka ng text, gumagastos ka. Sa bawat sentimo binibigay namin sa'yo ng daddy mo, kinukuha ko yun sa sweldo niyang napakalit. Nagbabayad pa tayo dito sa bahay natin. Ano ka ba naman? Tingnan mo, amoy pawis ka na, amoy arok pa. Pagbihis ka doon, ha? At saka huwag kang tatapat sa bintilador, ha? Pag ikaw nagkasakit, mas malaki pang gagastusin ko. At pagkatapos mo magbihis, magdali ka ng halaman at tuyo-tuyo na yung mga halaman natin. Teka nga muna, mami. Eh bakit ako? Lalaki ako. Ang dapat ang utusan niyo, babae. Yan o si ate, babae yan. Yung ate mo, nakikita mo, nag-aaral, may exam siya eh. Bakit ba tinatanong mo ko? Eh, ikaw inuutusan ko. Bilisan mo, magdali ka ng halaman. Opo. Yung bag mo, saan mo na naman nilagay? Doon lang po. Kunin mo yan, ha? Mawawala, opo. Uy, sasagot-sagot ka dyan, ha? Sorry po. Gawa ninyo dyan. Eh, magagalit si Diego niya sa akin eh. Magpahinga na lang ho kayo. Ayaw niyo napapagod ho kayo. Ba, Ella, ano ba palagay mo sa akin ni Bebe? Inay, yun nga ho eh. May edad na ho kayo. Magpahinga na lang ho kayo. Magagalit ho sa akin si Diego pag napapagod kayo eh. Aba, anong gagawin ko eh? Mauupo na lamang ako tsaka tutunga nga. Hindi kaya ako magbukaluka-luka na rin. Naku! Ha, ewan ko ba? Ano ba ito, ha? Ito, ano na yun? Tapusin nyo na lang ho ito. Ano ba gaire? Cross-stitch ho, inay. Ha? Kumbaga ho, yung dati ho, yung nagbuborda ho kayo sa mga unan, mga bedspread, imbis na doon, dito ho kayo magbuborda. Tapos isasabit natin ho sa frame, tapos i-display sa sala. Eh, paano ba ang tirada ni Reha? Ganito po, inay. Tignan lang ho ninyo yung mga squares, tapos tignan nyo dito sa tela, bilangin ninyo, tapos tignan nyo yung kulay na sinulat, tapos yun ho, magborda na ho kayo. Ha? Opo. Eh, ganun lang ba? Opo. Oh, sige, hige. Oh, ayos to. Tingnan ko nga. Sus, Bar Joseph! Kaliliit naman itong mga kwadro sa papel ni Re. Hindi kaya ako magkandaduling ni Re. Nako, eh, madadali ang buhay ko nito. Biglang titiri ka aking mga mata. Ay, Gabriela, baka nakakalimutan mo ang aking yumaong kabiyak. Kaming dalawa ay magsasaka. Hindi kami sastre! Pare, bayad tayo mamayang gabi. Pare, hindi ako papayagan ng mami ko. Eh, ako rin naman, hindi pwede. Kaya nga tayo tatakas. Eh, kung mahuli. Oh, hindi sasabunin ako na may kasama pang shampoo. Eh, ba't naman tayo magpapahuli? Alam mo, ikaw okay ka lang dahil nag-iisa ka lang eh. Eh ako, marami kami. Alam mo ah, dalawang mga kuya ko, tatlong mga ate ko. At mami at maya, uutusan nila ako para bumili sa tindahan ng mga toyo, o suka, pamintang duro, pamintang buo, o potato chips, soft drinks. Jun-jun, ginagawa nila akong chimoy. Lala akong bunso. Pero sabihin ko ito sa'yo ah, pag lumaki ako, at magkakaroon ako ng sariling trabaho at sariling pera. Lalas ako at hindi na ako babalik sa bahay niya. Eh, kailan pa yun? Grade 3 lang tayo. Mag-less ka na lang mamayang gabi para makapag-bike tayo. Alam ko na grade 3 lang tayo. Pero, malapit yan dahil magmamadali ako lumaki, di ba? Oh,
Aray, mag-isip ka. Ayaw mo ba ng ganon? Abay, maayos yun eh. Oo po na lang tayo. Kokoyakoy. Isipin mo nga, Melchora. Alam mo, tapos na ang oras nating pangangailangan na kumayod, maghanap ng salapi, gumising ng maaga, at matataranta dyan sa pagpalaki ng ating mga anak. Halika na nga, samahan mo akong magkukuyakoy. Wapo? Lamontres ka, ima. Mm. Hindi pa ako kahawig mo. Magkukloban. Ha? Ayoko nga yung maupo-upo at mamahinga na laang. Mm? Bah, kumpa. Gusto ko magkaroon ng saysay ang nalalabi ko pang hininga dito sa mundong ibabaw. Mm-hmm. Nako, ano ba talaga ang gusto mo, matandang dalagita? Kasi, ang gusto kong mangyari, katuhin nila ko. Sana ito na eh. Kamukha ba nun dati, nung kabataan ko? Ay, nako, gusto ko yung ganun. Ayoko yung masyado kong pinipigil sa akin pagkatrabaho. Hindi naman ako magkatrabaho kapag hindi ko kaya. Mm. Hindi ko pagduduldulan ng aking sarili. Ay, dapat! Ano ba ako? Ay, hindi na to eh. At saka isa pa, gusto ko mawala. Itong panghihina ng aking katawan. Itong mga sakit sa aking mga kasukasuan. Ay, naku, napakahirap. Ewan ko ba? At gusto kong mangyari. Mawala lahat uli ang aking problema. Kumbaga para bang maging bata uli. Ayun, tama! Rita! Anong Rita? Ha? Oso yan ngayon. Rita. Retarded. Eto, matanda ka ng paurong eh. Huwag mong sabihin, gusto mong bumalik pagkabata. Eh, paano? Nako, huwag mong sabihin. Nako. Na nakaaulianin ka na. Ikaw, ima, baka hindi kita matansya, ha? Buisit ka, ha? Nako, manong ang nguya-nguya ka lang dyan. At baka hindi ako makapaghunos dili. Maisalya kita. Doon, patungo sa inyo. Para akong may narinig ata. Ayan na. Ang alin? Ayan na, ang anak mo. Ha, dyan? Ayan mo. Tiyak yan. Hihingi naman ang donasyon yan. Ay! Ay, nako. O ano? Bastos ito ah. Paano? Iiwanan ko na kayong mag-inahan eh. Emilio, dito ka na ha. Umupo ka ng husto at para makapagbulong ka na ng husto. Aalis ka na, ima. Aalis na ako. Sige. Diyan na muna ako. Daan-daan ang paglakad. Baka bumalentong gariaan. Sige. Sige, Emilio. Anak, ano ba? Ano ba atin, ha? Alam ko, hindi na ako dapat lumapit po sa inyo dahil naiiya na ho ako eh. Diyos kim bata, ere. Anak naman kita. Ano ba kailangan ng apo ko? Kailangan? May sakit na naman utong panganay ko. Yung sweldo ng nanay niya, ubos na. Ako naman, inay, wala pa akong trabaho. Naku, ay kawawang bata, ere. Teka nga. Teka, bibigyan kita ng pera. Adine. Ito, Kahit magkano lang, nay. Ganun ba? Ayan. Ako, marami akong naitabi, Para sa'yo. Ang pala, kasyang-kasya na ito. Para sa apo ko. Ito pa, nahulog ang kalbo. Ere. Binigyan ka ng lola mo. Sige. Naku, kagandagan yung bata, Ah!
ganyan ako si Emilio. Ako, anong gagawin ko? Pangabayaan ko mga mga gutom, ha? Ganun ba? Ang gusto ko lang naman ho, ay mag-sumake up sila. Ang matuto silang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Eh, wala nga trabaho. Nagkakatangga lang sa kanila. Pwes, eh di maghanap siya ng bagong trabaho. Ah, eh ganun lang ba yun? Napakahirap kumalap ng trabaho ngayon. Ang ibig niyong sabihin hanggat hindi siya nakakakita ng bagong trabaho, kukusintihin niyo. Kayong bubuhay sa pamilya niya. At ibibigay niyo sa kanya ang perang inaabot ko para sa panggastos ninyo. Ayun! Lumabas din ang totoo. Kaya sumasama ang loob mo. Kasi perang ibinigay mo sa akin ang binibigay ko sa kanila. Inay, hindi naman ako sa ganoon. Diego, bakit na ganyan, ha? Hindi maganda yan. Hindi kita pinalaking maging maramot. Magkakapatid kayo, masama yaan. Naku, ewan ko ba? Naku, o sige, kung gusto mo, para hindi nagpuputok ang butsi mo, hahanap ako ng sarili kong trabaho. Para may sarili din akong pera. Pag dumating ang araw, at ikaw ay nangailangan, naku, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Bibigyan din kita. Ha? Eh, siyempre, anak din kita. Ha? Lola! Nay, saan po kayo pupunta? Eh, tumigil ka dyan. Sumbungero kong dalahirang ito, ah. Lola! Oh. Saan po kayo umalis? Naku, ang apo ko. Kawawa naman ang apo ko. Eh, siguro natin yung anak. Huwag usapan natin. Huwag kang gagawin sa iyong tatay, ha? Paglapas ng kapatid mo, magmamahal ang kayong dalawa. Huwag kang maging maramot, ha? Ha, magbibigayan kayo. Tandaan mo sinabi ko sa iyo, ane. Ang aking apo si Yelo, Dilaw. Ay, nalilito naman ako. Ay, bakit ba yun? Ang pangalan mo parang Crayola. Naku, ang aking mga anak, ang mga pangalan, buti sa mga bayani, sa mga santo. Ha, ikaw ay watercolor. Diyan ka na nga, Lola! Mami ang Lola! Ewan ko. Hayaan mo nga siya. Porke matanda na ako, wala na akong kwenta, walang halaga, walang silbi, nilalabas na ang alala ako ng ganere. Kapag lumaki na ako, hindi nila ako mautusan. Noong kabataan ko, ako na susunod sa gusto kong gawin. Gagawin ko lahat ng gusto ko. Sana lumaki na ako. Hinayupak na buhay rin. Ayoko na ng ganitong edad. Mabuti pa ang mga bata. Alam problema. I'm sorry po, Lola. Maria, Seth! May maliwanag ngayon, ha? Shooting star po yan! Wish po tayo ngayon! Oh. Starlight? Star Bright? The first star! Ay, pare! Ano pa kasi ang sabi ng first star? Eh, kaya't nagkalat ang mga bituin, oh! Ayan pala! Ay, balay ko! Hige. Mag-wish ka na lang! Ang wish ko na sana, lumaki ako, magkaroon ako ng trabaho, at sariling pera. Wish all. Star, gawin mo akong malaki. Yes! Lola, kayo na po ang mag-wish. Wish? Ay, naku, teka! Teka, sandali! Sali ako dyan. Hige, gusto ko. Gusto ko maging... Thank you.
Make-up sila. Ang matuto silang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Eh, wala kang trabaho. Nagkakatangga lang sa kanila. Pwes, eh di maghanap silang bagong trabaho. Ah, eh ganun lang ba yun? Napakahirap kumalap ng trabaho ngayon. Ang ibig niyong sabihin hanggat hindi siya nakakakita ng bagong trabaho, kukusintihin niyo. Kayong bubuhay sa pamilya niya. At ibibigay niyo sa kanya ang perang inaabot ko para sa panggastos ninyo. Ayun! Lumabas din ang totoo. Kaya sumasama ang loob mo, kasi perang ibinigay mo sa akin ang binibigay ko sa kanila. Inay, hindi naman ako sa kanila. Hoy, Diego, bakit ka ganyan, ha? Hindi maganda yan. Hindi kita pinalaking maging maramot. Magkakapatid kayo, masama yan. Naku, ewan ko ba? Naku. O sige, kung gusto mo, para hindi nagpuputok ang butsi mo, hahanap ako ng sarili kong trabaho. Para may sarili din akong pera. Pag dumating ang araw at ikaw ay nangailangan, nako, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Bibigyan din kita. Ha? Eh, siyempre, anak din kita. Ha? Lola! Nay, saan po kayo pupunta? Hey, tubigil ka dyan. Sumbungero kong dalahirang ito, ha? Oh, Lola! Oh. Saan po kayo umalis? Naku, ang apo ko! Kawawa naman ang apo ko! Eh, siguro natin yung hanap. Huwag usapan natin. Huwag kang gagaya sa iyong tatay, ha? Paglapas ng kapatid mo, magmamahalan kayong dalawa. Huwag kang maging maramot, ha? Ha? Magbibigayan kayo. Tandaan mo sinabi ko sa'yo, ane. Naku! Ang aking apo si Yelo. Dilaw! Ay! Nalilito naman ako! Eh, bakit ba ngayon? Ang pangalan mo parang Crayola. Naku, ang aking mga anak, ang mga pangalan, buti sa mga bayani, sa mga santo. Ha! Ikaw ay watercolor! Diyan ka na nga! Lola! Mami ang Lola! Ewan ko. Hayaan mo nga siya! Porke matanda na ako. Wala na akong kwento. Walang halaga. Walang silbi. Hindi na alam basta ang nalalaw mo ng gandere. Kapag lumaki na ako, hindi nila ako mautusan. Noong kabataan ko, ako nasusunod sa gusto kong gawin. Gagawin ko lahat ng gusto ko. Sana lumaki na ako. Hinayupak na buhay, re. Ayoko na ng ganitong edad. Mabuti pa ang mga bata. Alam problema. I'm sorry po, Lola. Maria Joseph! May maliwanag ngayon, ha? Ah, shooting star po yan. Wish po tayo ngayon. Oh. Starlight? Star bright? The first star! Ay, mali! Ano ba kasi ang sabi ng first star? Eh, ay at nagkalat ang mga bituin, oh! Ayan pala! Ay, malay ko! Hige! Mag-wish ka na lang! Ang wish ko na sana, lumaki ako, magkaroon ako ng trabaho, at sariling pera! Wish or star, gawin mo akong malaki. Yes. Lola, kayo na po ang mag-wish. Wish. Ay, naku, teka.
Teka, sandali. Sali ako dyan. O, Hige, gusto ko. Gusto ko maging... Bamba! Maging bata! Sige, lalo. Iba ako. Thank you, Hang. Abay mo. Napakabata mo pa para magkaanak. Tumigil ka nga dyan. Eto, kunin mo tong damit na to para sa akin. Eh, ito, kinino to? Kay Yellow. Yellow? Sino si Yellow? Apo ko. Baka Blue. Kapag lalaki yung magiging anak nila, red o kaya blue. Kapag babae naman, orange yata o violet. Ewan ko sa mga yun, ba't nila lang kaya nilang gawing rainbow para sama-sama na lahat ng kulay? I want so 2,500 a month, 2 months yung deposit at saka 1 month advance. Papa, napakamahal naman ata nun. Ang balak namin, upahan tong bahay nyo. Hindi bilhin nung ari-arian nyo. Eh, mag-ano ba kayo? Wala ba kayong kasama na mas matanda na pwede kong kausapin para magkaintindihan naman kami? Ah, magkapatid kami. Ako yung kuya, tsaka siya naman yung bunso. Wala na kaming magulang eh, uli lang labos kami. Ah, ganun ba? Eh, ikaw, wala ka bang magulang o kahit sinong kasamang matanda para kausapin namin at tawaran tong bahay mo? Ha? Eh, kasi 3,600 pesos lang yung pera namin eh. Tapos matagal ko pang pinag-ipunan yun. Kukunin mo lang ng buo. Tapos meron pa akong utang sa yung 3,900. Aba. Sobra naman ata yun. Ay, hoy, bunso. Tumahimik ka na lang, ha? Baka nakakalimutan mo. Bata ka. Kami mga matatanda ang dapat nag-uusap. Sige, mag-tumbling-tumbling ka muna dun sa hardin. Kasi alam nyo, naiintindihan ko naman yung sitwasyon nyo, no? Hindi nyo nga na itatanong eh, isa akong social worker. Alam nyo kung hindi talaga SOP yung mga bayad-bayad sa renta, hindi ko na kayo pababayarin. O sige, okay na yun. Yung advance na lang ibayad nyo sa akin. Maraming salamat, Miss Delilah. Sige. Eh, teka muna, sino magtratrabaho sa inyo para sa pang-araw-araw na gastos nyo? Eh, yun nga eh. Wala pa akong trabaho. Mabuti sinabi mo. Ay, dali. Asan mo O, ito. Puntahan mo to. Nangangailangan sila ng clerk dyan. So, pagpunta mo doon, mag-uumpisa ka na kagad. Oh, thank you, Miss Delilah. Hulog ka talaga ng langit sa amin, maglola. Este, magkapatid pala. Teka lang, ha. Hindi naman nata napakamahal nun. Hindi ka ba marunong tumawad? Miss, di ba pwedeng 1-5 na lang? Ha, Miss Delilah? Mapagbiro itong kapatid mo, ha? Ilang taon ka na ba, iha? Siyete-siyete. Ha? Siyete. Seven. Seven years old siya. 7 years old. Grade 1. Grade 1 na siya. Ang tali-talino mo para maging grade 1. Kasi ka pumapasok. Hindi na siya pumapasok eh. Hindi na. Hindi siya nag-aaral. Naku, hindi pwede yun. Alam mo, sa organisasyon namin, tinataguyod namin yung mga karapatan ng bata na makapag-aral. O sige, sasagad-sagarin ko na. Kahit late na yung enrollment, enroll kita at next week, grade 1 ka na. Grade 1? Excuse me po.
Ako po yung... Ay, salamat! Dumating ka na rin. Ang dami-dami naghahanap sa'yo, ah. Sa akin? Oo. Teka, hindi ba ikaw yung bagong clerk? Naitimbre ka na sa amin ni Miss Delilah. Oh, ayan. Pinatatapos ni Sir sa'yo. Hindi niyo ba ako i-interviewin? Hindi na nga kailangan, ano. Magsisimula ka na namin yun, eh. Saan yung table ko? Diyan, no? Sige, maupo ka na diyan. Kain mo raw, sabi ni Boss. Balanse mo raw. Ha? Balanse? Paano ko ibabalanse yan? Aba, ewan ko. Bahala ka. Mas mabigat sa kanan. Ito, ang daming pinawing trabaho sa akin eh. You need some help? Upo, saan ba yan? Accounting? Accounting? Kaya ko yan! Talaga? Oo. Tulungan mo naman ako. Actually. Thank you. Maiyak ka na. Eh, yung kapatid ko, kamusta na? Nag-recycle naman ng avocado, ABC, banana ng mga bayan, at tumanda ng bayan mag eh, Diyos ko, mani-mani yun sa akin eh. Eh, bawal gusto nila, pati yung huling paalam ni Ozozirsan, eh, i-recite ko sa kanila. Alam mo, magaling siya mag-memorize, ha? Kanina nga lang, binigyan siya ng assignment. Ngayon, memoryado na na. Pwede na yung ma-accelerate sa grade 2. Eh, kung gusto ko nga, eh, sana principal na ako ngayon. Ha? Ah, eh, genius kasi yung kapatid ko, eh, genius. Okay. Magluluto lang ako ng daing na bangus at saka balatong. Balatong? Ano yun? Ano pa? Eh, di munggo! Marunong din siya magluto. Maglabha, magplansya, mag-alaro sa bukid. Lahat kaya mong gawin, pero wag mo lang ako pag-pagbunta yung Diyos ko para mo nang kapag. Ano ba nangyari? Pinagbili ko lang ho ng suka. Baka naman napagalitan niyo siya o nagtampo siya. Ho? Hindi kaya nag-less ang anak niyo? Bakit ba ang kukulit niyo? Eh, pinagalitan ko nga siya pero natural lang yun ah. Bakit pag yung mga anak niyo ba, pag nagkakamali, hindi niyo pinapagalitan? Hindi niyo pinapangaralan? At saka hindi naman sapat na dahilan niyo para ipagpilitan niyo sa akin na nag-less yung anak ko. Ano ba kayo? Ang kinatatakot lang namin ang misis ko. Eh baka nakidnap for ransom ang anak namin. Naku, huwag naman po sana, Diyos ko. Bakit mo hinayaan kumalis? Akalain ko bang hindi siya sa inyo tutuloy? Eh, hindi nga kami nag-aalala ng misis ko dito eh. Ngayon lang. Ngayon lang pumarito ka at hinanap si inay. Eh wala nga siya sa bahay. At bakit mo siya inaway? Hindi kami magkakagalit at hindi aalis dito si inay kung hindi tayo sa iyo. Dahil sa akin? Bakit ano na naman ang kasalanan ko? Hindi ba totoo? Pumaparito ka lang dito para bang molestya. Para manghutot sa kakaunting naipon ni inay. Eh, lumalapit lang naman ako kay inay dahil may pangangailangan ako. Eh, ikaw, maasahan ba kita? Ha? Ikaw, matutulungan mo ba ako? At bakit kita tutulungan? Yung tanda mong yan? Magbanat ka ng buto. Magtrabaho ka. Mahiya ka naman sa matanda ka pa sa sandal. Eh, nanay ko naman yun, ah! Kahit na! Kailan ba matatapos ang obligasyon sa'yo ni inay? Hanggang sa humihinga siya. Emil, matanda na yung tao. Sa halip na ibalik natin ang lahat ng nagawa niyang kabutihan sa atin, patuloy ka pa rin nagpapaalaga sa kanya. Nagpapaasikaso. Lumaki ka pa. Tumanda ka pa. Niwala ka rin palang pinagbago. Alam mo, Emil, para ka isang sanggol na bumatungal at naghihingi ng kalinga. Nakaka-insulto ka na! Ay, Mimi! Ay, Mimi! Tiyago, tigilan na yan! Ang
Nanay ko rin yun! Tama na! Ano pa? Nawawala na nga nanay! Nagbabangay pa kayo! Hindi alam yun yan! Tandaan mo, Diego. Pag may nangyari masama kay inay, papalik kami na. Mo sa katawan mo. Eh di ba kanina ang dami nating nilantakang pork chop? Eh baka atakihin na naman ako ng arthritis ko. Kaya inunahan ko na lang pagtatapal ng salon pass. Hindi ka naatakihin ng rayuma. Eh batang-bata na yung katawan mo. Masanay ka na, Melchora. Oo nga pala, no? Ina naman nga pala ako. Ikaw, ano man nangyari sa'yo? Ay, nagsweldo na ako. Bumili nga ako ng maraming pagkain, no? Mga tsokolate, candy, jelly, mga potato chips, tsaka mga laruan, no? Pangarap ko lang kasi ito nung araw, yung mga laruan. Pero ngayon, nabibili ko na. Pag-aigo, ikaw ba'y tumilingin pa sa salamin? Binata ka na. Hindi ka na binatilyo. At tapos ka na rin sa paniningalang pugad. Hindi naman kaya magmukha kang retarda dyan sa paglalaro mo ng mga laruan. Diyos ko po. Ha? As, Diyos ko, napatanga ka pa raw. Ano ka ba? Sintu-sintu ka ba? Ang sabi ko nga kasi, hindi nga bagay sa'yo maglaro ng mga laruan. Kailangan natin magbayad ng upa sa bahay. Wala na tayong pagkain sa frigider. Kailangan pa natin bayaran yung kuryente tsaka yung ilaw. Pati na yung tubig, Diyos ko. Ha? Naku! Kailangan ko bang bayaran lahat yon? Eh, di ba gusto mong maging malaki? Kaya kailangan isipin mo at pasanin mo yung mga responsibilidad ng isang karaniwang tao. Eh, ikaw, anong gagawin mo? Ano pa? Eh di kailangan makapasa ako sa grade 1 para sa susunod na taon, grade 2 na ako. Ano ba yung ginagawa mo? Binabaliwala mo yung pagkain. Grasya yan po kung may kapal. Chora! 200 piso na lang matitira sa sweldo ko. Saan tayo kukuha ng pambayad ng 1,000 upa dito sa bahay? Eh di ba sa akin, si pa naman yung sweldo mo ulit, eh di meron pa tayong pera, hindi ba ga? Eh paano na yung pang-grocery? Yung bond ko pa sa eskwela. Kulang pala yung sinisweldo ko eh. Ang lumalabas niyan, bawat sweldo ko, eh meron na akong babayaran. Ano pang matitira sa akin? Eh, gano'n naman talaga eh. Kapag meron kang pera, kailangan mong magbayad kung ano yung kailangan mong bayaran. Eh, lalo na siguro kung meron kang pamilyang tao, meron kang asawa at mga anak na kailangan mong buhayin, pakainin at pag-aralin. Eh, di lalo ka lang naaburido. Eh, yung mami tsaka daddy ko, naaburido rin ba sila sa mga gasto sa bahay namin? Eh, ano bang habang akala mo? Nakikipaglaro na sila ng patintero? Aba, yan ang hirap sa mga bata eh. Nagpapakihirap kami mga magulang. Kaya kung makapag-alboruto yung mga bata, Diyos ko, akala nila inaapi na sila ng husto. Eh kami mga magulang, hirap na hirap kami magtrabaho para palakihin at pag-aralin yung mga anak namin. Tapos, yung iba pa dyan, puro bulak-bulang yung inaatupag. Tama na, aray ko.
Nasasagasaan mo na ako, Melchora. Bakit? Bulak-bulero ka ba? Minsan. Eh, hindi ko naman kasi alam nung araw na masama pala yun eh. Pinapagalitan nga ako lagi ng mami ko eh. Ay, naku, alam mo? Kung ako yung naging nanay mo, Diyos ko, hindi ko yan palalampasin. Paluluhurin pa kita sa balatong. Panahon ka pala ng hapon. Melchora, naalala ko tuloy yung mami tsaka daddy ko. Baka nag-aalala na yung mga yung kung ano na nangyayari sa akin. Eh, ano pa nga ba? Eh, ikaw, hindi mo ba namimiss yung mga anak mo? Eh, kasi kung ako, kung aalis ang mami ko at maglalaya siya, mamimiss ko siya. Tsaka siguro mababaliw ako, kaiisip kung nasaan na siya. Siguro yung mga anak mo, nag-aalala na sa'yo. Hindi nila alam eh, gusto mo lang palang mag-aral ulit ng abakada egahap para sa uwaya. Nasa trabaho? Hinahanap ang Lola Chora ko kasi naglayas. Kasi nagtampo. Sabi ng mami ko kasi, ganun daw talaga yung mamatatanda. Kahit kailang kontrabida talaga yung mga manugang na yan. Ang mami ko? Ah, hindi. Wala-wala yun. Yellow? Yellow? Mami! Mami! Yellow? Halika nga dito, anak. Iha, sa Pasko ka nalang bumalik, ano? Patawarin na lang. Iyalo, halika dito. Sige, ha. Tawag na ako. Sige, Iha. Malalaman nila dahil isusumbong ko kayo. Eh, sino ka ba? Ha? Isa rin akong bata noon, pero ngayon malaki na ako. Alam ko, nakikita ko. Patanda ka na nga eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mali yung ginagawa nyo. Nagpapakahirap ang mga parents natin para makapag-aral tayo. Tapos hindi naman kayo papasok. Mali yun eh, mali! Toti! Bogart! Simon! Danny! Pumasok na kayo sa eskwelahan! Uy! Kayo talaga! Kung nandito lang si Sedi, sasama sa akin yun! Hindi ko na kayo sasama sa mga laro ko! Junjun, mali ka. Pag nandito si Sedi, hindi sasama sa yun. At lalong hindi ka papayagan na hindi pumasok sa eskwelahan. Kaibigan ko rin si Sedi. Hindi! Ako lang kaibigan ni Sedi. Dumayas nga siya dahil ayaw niya na makita yung mga magulang niya. Carlos, ano nakita niyo ba siya? Ano sabi sa presinto? Balitaan mo ako, sabihin mo sa akin. Wala eh. Wala. Nasaan na kaya yung anak natin? Bumalik lang siya, hindi ko na siya pagagalitan. Hindi ko na siya utusan. Ah,
Dora, nalulungkot ako. Namimiss ko na yung mami ko eh. Yung daddy ko, tsaka yung mga kapatid ko. Ikaw lang baga. Eh ako rin naman eh. Naalala ko yung mga anak ko tsaka yung mga apo ko. Chora, kantahan mo naman ako. Kasi nung bata pa ako, lalo na nung may sakit ako, kinakantahan ako ng mami ko para hindi ako matakot. Kantahan mo naman ako para makatulog ako. Kahit anong kanta? Kahit ano. Lord, I'm one. Lord, I'm two. Lord, I'm three. Lord, I'm four. Lord, I'm 500 miles away from home. 500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles. Lord, I'm 500 miles away from home. Lord, I'm one. Lord, I'm two. Lord, I'm tama na, tama na! Luma naman yung kanta mo eh. Wala bang bago? Eh, wala na akong alam na bagong malungkot na kanta eh. O di, masaya na lang. Masaya? Teka. Tweedily, tweedily, tweedily dee. I am happy as can be. La 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 la. Tama na! Alam mo, Chora, lalo lang ako nalulungkot eh. Buti pa eh, tulog na ako sa parto. Sige, panahon ko talaga ng hapon. Katuwira ko kasi bata ka pa. Eh paano yan, Daddy? Pag malaki na ako, tas wala akong pera, dahil wala akong mahanap na trabaho, hindi niyo po ba ako bibigyan ng pera? Pwede ba yun? Eh, anak kita, hindi kita matitiis. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Kung gusto mo, bibigyan pa kita ng allowance eh. Eh di, huwag na po kayo magalit kay Lola at kay Tito Emil. Total naman, anak din naman ni Lola Choro si Tito Emil ah. Parang ako, parang ikaw si Lola, at ako si Tito Emil. Daddy, di ba sabi niyo sa akin, pag malaki na ako, bibigyan niyo ako ng allowance? Tapos alam mo, Daddy, pag ako naman pong may pera at may sweldo, kayo naman pong dalawa ni Mami ang bibigyan kong pera. Kasi, Mami at Daddy ko po kayong dalawa eh. Kaya, huwag na po kayo magalit kay Lola. Sadie, gawin mo yan. O, eto rin, gawin mo. Gawin mo, unahin mo rin yan. O, eto, unahin mo. Hindi, eto, unahin mo. Eto. Malas ako ngayon eh. Malas. Tsaga lang ang kailangan yan.
Sana nga swertihin ako eh. Alam mo, hindi ko maintindihan eh. Nagsisikap naman ako. Pero bakit parang ang layo ng swerte sa akin? Hindi ko naman pwedeng hintayin. Pag ginawa ko yun, magugutom ang pamilya ko, kawawa naman sila. Teka nga, bakit ko ba sa'yo sinasabi yung problema ko? Hindi mo naman maiintindihan to. Walang kaso yun. Naiintindihan kita. Maniwala ka, anak. Naiintindihan kita. At makakahanap ka ng trabaho. Iwi-wish ko. Sino ba mga magulang mo? Bakit parang ang tanda mo ko bagsala? Emil! Ito mo na! Wala pa akong balita kay Nay eh. Ikaw? Ito, wala pa rin nga eh. Pabaya mo. Kapag may nabalitaan ako, sabi ko kagad sa'yo. Alis na ako. Ah, sandali, sandali lang. Kailangan pa ba ang trabaho? Kasi galing ako dun sa kumpare ko. Ngayon, nagtanong ako kung meron pang opening sa pabrika nila. Oh, gusto mo ba? Samahan kita ngayon. Huwag kang mag-alala. Ninong yun ni ano, ni Yellow, yung pamangkin mo. Hindi pa man eh, pasok ka na. Oh, kasama lang daw kita. Ito nga eh, araw-araw na ako naghahanap ng trabaho eh. Wala akong mapasukan. Eto na nga eh. Hali ka na. Bata, swerte na to. Buwi ka na sa inyo, baka inahanap ka na ng daddy mo. Trabaho mo. Eh, bata naman talaga ako eh. Sedi, binata ka na. At saka sa edad mo yan, dapat alam mo na kung paano maging responsableng tao. Ayoko na. Ayoko na maging matanda. Gusto kong maglaro, gusto kong mag-aral ulit, at gusto ko nang umuwi sa amin. Ako rin. Gusto ko na rin maging matanda. Gusto ko na makita yung mga anak at apo ko. Gusto ko na silang alagaan ulit. Ano pinagsasasabi niyo? Halika na, Sedi. Umalis na tayo dito. Gusto ko na balikan ang pamilya ko. Hoy! Saan kayo pupunta? Tara, Sedi! Ito. Baka meron dito. Galap ka ng shooting star. Ayun! Ayun! May malaking star! Saan? Bilis! Patak na! Halika na rito! Lagapak na! Ayaw naman eh. Dito, baka banda dito meron. May nakikita ka ba? Wala rin akong nakikita eh. Hindi pwede! Hindi pwede! Ayokong maging matanda habang buhay! Magpakita ka! Shooting star! Please! Please! Kahit isa lang! Sige na! Isa lang! Ikaw naman kasi, may edad ka na nga eh. Gusto mo pa maging bata. Eh bakit ako? Eh ikaw nga dyan eh. Bata ka na nga, gusto mo pang maging matanda. Ang sarap-sarap na lang buhay mo. Tapos susuko ka rin naman kaagad. Bakit ikaw? Gusto mo pang maging bata ulit? Gusto mo pang bumalik dun sa problema mo? Eh kasi naman, di naman talaga ako masaya eh. Ayoko nang maging grade 1, ayoko nang mag-aral. Napagdaanan ko na yung mga yun. At saka ayoko nang pagtakpan yung mga problema ko. At yun, yung mga problema kong yun. Tapos na ako ron. Yung mga anak ko, yung mga apo ko, sila lang naman yung kayamanan ko sa buong buhay ko eh. Matagal ko nang ginugol yung araw na yun, kaya hinding-hindi ko ipagpapalit yung panahon na yun sa kahit na ano.
talaga. Magiging matanda ka na. Magiging bata na ako. Tatrabaho ka. Mag-aaral na lang ako. Hindi ko na makikita yung mga anak ko. Hindi na rin nila ako makikita. Sala kayo sa init, sala kayo sa lamig. Delilah, ikaw ba yan? Oh, akala ko ba naghahanap kayo ng between? I'm here. Hindi ka karaniwang tao. Ako yung lumasyal na between. Di ba nag-wish kayo sa akin? Eh, nagbigay ko naman kayo sa wish nyo eh. Kaya lang, hindi naman kayo sigurado. Kaya next time, kung pwede, bago kayo maghanap ng ibang buhay o kaya bago nyo kamuhian yung mga buhay-buhay nyo, bilangin nyo muna yung mga blessings na dumarating sa inyo, diba? Mga blessings na hindi nyo pinapansin, binabaliwala nyo sa konting problema dumarating sa buhay nyo. Ikaw, Melchora, naging makabuluhan naman yung buhay mo eh. Marami nangangailangan at saka nagmamahal sa'yo. At ikaw naman, Sedi, marami ka pang dapat matutunan at pagdaanan sa buhay mo, kaya huwag ka magmadali dahil darating ang panahon mo. Oo, Delilah. Hindi na mauulit. Talagang-talaga. Ako rin, Pexman. O siya, sige, wish na kayo. Para maibalik ko na kayo sa dati at ako rin, makabalik na sa dati kung kinalalagyan. Ang wish ko, sana bumalik na ako sa dati kong edad! Ako, ang wish ko, sana maging matanda na ulit ako! Siya, sige. Magsiuwi na kayo and wish granted. Uso ngayon, konting ehersisyo para bumanat yung katawan mo. Yung mga pagganon-ganon ba? Ganon. Boy! Ikaw ba good boy na? Aba, Lola, good boy na good boy. Ikaw ba? Good Lola na ba? Ay, oo naman. Huwag ka na magbubulak-bol, hali! Opo, Lola, pero kayo, upon na po kayo magtatampo. Ay, opo, kuya! Up here!